Magandang araw sa lahat. Ako si Teacher Alvin, ang boses ng kaalaman at gabay sa pag-aaral. Halina at matuto sa araw na ito. Umupo ng maayos, makinig ng mabuti, isulat ang mahalagang detalye at humanda sa talakayan. Tara, simulan na natin. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ang pandiwa ay nabubuo sa pagsasama ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Maaaring banghayin ang pandiwa sa iba't ibang aspekto. Ang aspekto ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyari, nangyayari o mangyayari ang kilos o galaw. Isa-isahin natin ang mga aspekto ng pandiwa. Si Ana ay nagulat sa aking sorpresa. Kami ay umawit ng lupang hinira. Si Nanay ay nagluto ng suman. Ang aming pamilya ay pumunta sa Maynila. Binili ko kahapon ang cellphone. Ano ang ginamit na pandiwa sa bawat pangungusap? Nagulat, umawit, nagluto, pumunta, at binili. Ang mga kilos na ito ay tapos na o naganap na. Ito ay nasa aspektong perspektibo. Nabuo ang mga pandiwang ito sa pagsasama ng panlaping makadiwang na nag, at ing na idinugtong sa salitang ugat. Siya ay natatawa sa payaso. Umaalon ng malakas sa dagat. Ang cellphone niya ay tumutunog. Si ate ay nagwawalis ngayon. Kasalukuyang tinatahi ang aking damit. Ano ang ginamit na pandiwa sa bawat pangungusap? Natatawa, umaalon, tumutunog, nagwawalis, at tinatahi. Ang mga kilos na ito ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari. Ito ay nasa aspektong imperfectibo. Ito ay nabuo sa pagsasama ng panlaping makadiwang na nag, at in. Maaamoy mo mamaya ang niluluto ko. Sa susunod na buwan ay magsusuot ako ng barong. Kakainin ko iyan bukas ng umaga. Bukas ay dadalo ako sa binyag. Ako ay sasali sa paligsahan sa pag-awit. Ano ang ginamit na pandiwa sa bawat pangungusap? Maaamoy, magsusuot, kakainin, dadalo, at sasali. Ang mga kilos na ito ay hindi pa nagaganap o mangyayari pa lamang. Ito ay nasa aspektong kontemplatibo. Ito ay nabuo sa pagsasama ng panlaping makadiwang ma, mag, at in sa salitang ugat. Maaari ring ulitin ang unang pantig ng salita. Kabibigay lamang ni tatay ng paon ko. Ang panuto
ay kasasabi pa lamang. Kalalaba ko lamang ng aking damit. Ang buong bahay ay kalilinis pa lamang. Katuturo pa lamang ng guro. Ano ang ginamit na pandiwa sa bawat pangungusap? Kabibigay, kasasabi, kalalaba, kalilinis, at katuturo. Ang mga kilos na ito ay katatapos pa lamang. Ito ay nasa aspektong perpektibong katatapos. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagsasama ng panlaping makadiwang ka, kasunod ang pag-uulit ng unang pantig ng salita. Tandaan palagi ang mga aspekto ng pandiwa. Ito ay perpektibo na ganap na. Imperpektibo, nagaganap. Kontemplatibo, magaganap. At perpektibong katatapos, katatapos pa lamang. Muli, ako si Teacher Alvin, ang boses ng kaalaman at gabay sa pag-aaral.